If you are new to my channel, please do me a big favor. Please subscribe and hit the bell button found at the lower right of this video screen. Thank you in advance and bless you! Magandang buhay po sa inyong lahat. So again, this is Miss C. Carranza, one of the licensed real estate broker ng ating mga Cavite projects. And right now po, ay nandito po ako ngayon sa Pleasant Field upang i-present po sa inyo ang aming 3 model houses na inyo pong pwedeng pagpilian. If you are looking for affordable, here at bagsak presyong down payment but quality and accessible location sa lahat ng necessity ng isang pamilya, ay ituloy nyo lang po yung panunod sa akin dahil ito po yung hinahanap ninyo. Pleasant Field is a 2.7 hectare subdivision or American-inspired subdivision. This is a small subdivision lang, kaya if you don't like na overlaki ng subdivision because of the privacy at hindi maging crowded eventually yung subdivision, ito po yung in-offer ng subdivision po natin dito. Pleasant Field is located at Barangay Santol, Tansa, Cavite. Travel time from PTEX is about 30 to 40 minutes drive. And if you're already familiar sa Robinson Tejero, from there po, 2 kilometers away lang, andito na tayo sa Pleasant Fields. There are 3 model houses na pwede pong pagpilian dito, which is itong si Nixon House Model. Itong pinapakita ko po ngayon is si Kennedy, and yung katabi ni Kennedy House Model is the Lincoln House Model. Si Kennedy House Model has a 55 square meter lot area and a 50 square floor meter floor area. Ayun po, it has a 2 bedrooms, may 2 toilet and bath with 1 car garage with provision for dirty kitchen and laundry area. Ayun po, pag tinoin over po sa inyo to, yung kanyang ground floor is naka-tiles na, then yung kanyang toilet and bath is naka complete textures na rin po. So lahat ng makikita niyo dito is the actual turnover po, pati yung exterior paint na nakikita niyo ngayon is ganyan na rin po siya. Then yung ating yung sa pintuan, ganyan na rin po yung color niya. So ayun po, this is American inspired na townhome. So ayun po, kung nakita niyo po, meron tayong patio dito sa gilid. Yan po, pwede niyo po siyang lagyan ng mini balcony. So if you like na maglagay ng coffee table or anything na mas magpapaganda sa frontage ng inyong unit, pwede nyo po siyang gawin. So, ayan po, ito na rin po yung natin, yung exact na turnover. Bali, naka-sliding window na rin po to. In every window, meron na rin po itong screen window po. Total contract price po is 2,923,093 pesos. Kung makakapag-reserve po kayo before end of this month. By the way po, this video is taken this August 14, 2023. In case po na mapanood nyo po ito na lumipas na yung ilang linggo or ilang buwan, maari po nag-price increase na tayo. Please ask us for the updated price. Bali po, kung makakapag-reserve po kayo before end of August, makakapag-avail po kayo ng 143,429 pesos discount. So, ang laking bagay po nun. So, ang magiging net total contract price, yun na lamang po, is 2,779,667 pesos. Kasama na po doon yung title transfer and legal miscellaneous fee. Kaya, ayun po, paspasan po natin para makuha din po natin yung discount. Sayang din naman po ito. Ngayon po, pwede nyo pong bayaran yung down payment ng one-time payment. 128,000 lang po yun. Pagka nakapag-spot payment na po kayo at at naihabol po namin kayo sa block na for construction na yung unit, kaya pong itayo yung unit ninyo within the period of 5 to 6 months. So, pagtayo na yung unit ninyo, ipapa-approve na po yan sa bank financing. And once approved na po kayo, malilipatan nyo na yung inyong unit. So, that will be next year. That will be second quarter next year. Biruin nyo po, maglalabas na kayo ng 128,000, itatayo na yung unit ninyo. Then, pag-approve na po kayo sa bank ang inyong monthly amortization, pwede nyo po siyang bayaran to maximum of 30 years to pay. So, for 30 years to pay, 17,509 pesos lang po siya. Kung ayaw nyo naman po ng 30 years, 20 years to pay, that will be only 20,396 pesos. Ayun po, so we are already inside the house. So, welcome po sa aming model unit or yung exact turnover, Kennedy Townhomes. So, ito po, kung napansin niyo, this is really an American-inspired na house design. Pagpasok po ninyo, may foyer. So, ang kagandahan kasi pag may foyer yung bahay, hindi pagbukas ng pinto, expose yung buong bahay mo. Meron pang privacy na parang dun muna si bisita or may kausap ka lang dito sa may pinto, hindi ma-expose yung bahay. Kasi po may foyer. Nakatago po yung inyong living area and yung dining area. Ayun po yung kagandahan dito. So, may privacy pa rin yung mga nandun sa
living area and the dining area kasi nga po may nakaharang siya. So ayun, let's go po dito sa living area para you would have the idea kung gaano kalalaki yung mga furnitures na pwede nating i-alat sa ating bahay once ito po yung ating makukuha. So sa ilalim ng stairs, ito po yung ating living area. Pwede kayo mag-set up dito ng entertainment area, sofa, table, ayun. So actually this is best for starting family who has 2 to 3 kids. Best fit na rin po itong itong unit po natin na ito. Then sa gilid, andito po yung ating dining and living, ating dining and kitchen area. So for 4 seats or 4-seater na table, kasyang-kasya na rin po dito. Then yung kitchen area dito rin po sa atin sa gilid. Ayan. So by the way po, if you are new to my channel, please do me a big favor po. Please subscribe and hit the bell button found at the lower right of this video screen. Sobrang laking tulong po yan sa akin at sa aking team. Kaya please do po. And if you think po na nakakatulong po ako sa inyo, para ano po, magkaroon ng ideya or kalinawanan sa pagkuha ng ating pangarap na bahay dito sa atin sa Pilipinas, please like our video. Ayun po, so ayun, by the way po, I know po kasi kadalasan po ng aming mga client na nagre-reserve ng property dito sa amin sa Pilipinas are all OFW clients po. If you are not here sa atin sa Pilipinas, all you need to do po is magtalaga ng representative dito sa atin. Kailangan po yung representative ninyo is immediate family member like asawa, kapatid, anak, magulang na nag-e-edad ng 21 up to 55 years old na siya po ititreating namin at pipirma ng documents in behalf po ninyo sa pagkuha ng inyong property dito sa atin sa Pilipinas. So ayun, hindi ko na-discuss yung toilet and bath. Kung ano po yung nakita ninyo mismo sa toilet and bath, hotel style na po yun. Kumbaga doon po nila ginaya yun. Ganun na po yung actual na turnover. Ayan, so right now po, nandito po ako sa likod, which is the provision for your dirty kitchen and laundry area. So pwede nyo po i-expand dito sa likod. So ayun po, yung po kagandahan dito, in every unit meron po siyang likod. Kasi ang normally po ang mga townhouse na na standard units is wala po talaga silang likod. Ito po, nag-offer na sila ng at least 2 meters po dito sa likod para if you like na yung kitchen ninyo nandito lang sa likod, edi pwede po ninyong i-expand to. So ayun po, let's go inside again. Akit po tayo sa second floor para at least you would have the idea kung ano po yung deliverable ng unit naman sa second floor po. Discuss ko na rin po sa inyo yung mga procedure and requirements na kailangan bilang isang OFW client na gustong kumuha ng property dito sa Pilipinas. Kasi I know naman po na the main reason why you're watching this vlog is para maintindihan po and malaman yung requirements aside from the computation. Yung unit, ayun po. So, if OFW po kayo at wala sa Pilipinas, ang requirements po ninyo, mga basic requirements lang din naman, like 2 valid ID, 4 pieces 1x1 ID picture, birth certificate or marriage certificate if you are married. Then, job documents like job contract, then certificate of employment with compensation and 3 months na payslip. Then, magtalaga lang po kayo ng representative. Ayun, then passport, yung picture ng passport ninyo, then stamp ng latest arrival and departure stamp. Then, ayun po, email nyo lang sa amin yan. Kami na bahala mag-print para pa nag-tripping po kami ng representative ninyo, bit-bit na namin, and yung requirement ng representative ninyo, bit-bit na rin niya para ipa-file na lang namin isang lakaran na po. So, this is the second floor. Sa second floor po, nandito yung 2 bedrooms, then may 1 toilet and bath din. Tapos, kayo na po yung magpapatile sa stairs, pati dito sa second floor. So, this is the first bedroom. Kasha po dito ang single bed and double bed. May provision na rin po yun for your cabinet. Then, this is the master's bedroom. Sa master's bedroom po, pwede ang double, pwede rin ang queen size bed. Then, may provision na rin po kayo for the cabinet. All bedrooms po, meron po itong windows and meron na rin yung windows po, meron po siyang screen window. Then, meron na rin siyang provision for your AC. Ayun po. So, ito po pala, ito yung isa sa highlight nung bahay. Yung ating mga window dito is hindi po siya katulad ng ibang sliding window na alam po natin. Ang ating windows dito is actually UPVC window kung tawagin. Ito po is 3 times quality and mas stronger dun sa regular na aluminum na window. Each window is actually nagkakahalaga ng 16,000 pesos. Kaya, di ba po?
sa ano pa lang, dun pa lang alam mo ng quality din yung bahay. So this is naman yung ano natin, second toilet and bath. Kung ano yung nakita nyo dito, ganito na rin siya pag tinun over. Sobrang ano, social lang ano nga, ng pagkakagawa. Ayun, kasi po alam ko naman tayong mga ano, mga Pilipino, sa CR din tayo tumitingin. Ayun, so ito po yung isa pa sa mga highlights na magugustuhan natin talaga dito sa mga model unit ng ano, ng Pleasant View. So again, itong model unit na pinapakita ko po sa inyo is the Kennedy House model. Again, if you are new to my channel, please don't forget to subscribe and hit the bell button found at the lower right of this video screen. Thank you so much and God bless po.